Hello! Feel Swiss, you can vlog! Kamusta kayong lahat? Kung saan man kayo naroroon? Ito na naman ulit ako. Sorry lang talaga kung ano. Medyo madalang this time. Kasi medyo may pagka-busy. Oh guys, mga ka-community ko, feel Swiss, you can vlog! Oh, ngayon over 60 na tayo. Okay? Mag-invite pa kayo para lumaki ang community natin. Ang importante sa FB natin, 60 something na tayo, 63. Oh, thank you very much sa mga bagong members. Welcome sa community natin. I'm so happy to have you at sana naaano ko kayo, naaaliw ko kayo kung ano mang na-share ko sa inyo. Okay? My God. Ngayon ay napaka-humid dito. Maganda pero humid talaga. Kailangan talagang isarado ang ano at magpalamig sa car. Kasi napaka-init. Madaling naanuhan ng init ang car. Kaya ayun. Dito ako para mag-ano sa inyo. Sana okay kayong lahat kung saan mo kayo naroroon. Kami okay lang rin na ng mga alaga. Kaya bukas, biyahe ulit si Manang. Kaya ganito talaga ako guys, no? Pag napupunta ako pa sa mga spots, ano talaga ako yung ini-enjoy ko talaga in my inner self, yung kasi parang na ano ako pag nagtitake ng picture, nagbi-videos, I leave it to others. Pero kung ako lang talaga, hindi naman maganda kasi ang kinalalabasan ng mga videos ko kasi yung mga alaga ko, kailangan kong intindihin, hinahabol ko sila at nagiging mabilis o kaya magalaw. Plus, hindi naman nga ako ganung ano, hindi na po na yung dating field na talagang basta lang ako, pagbalik ko sa bahay, may naipapakita ako, no? Sa mga loved ones ko na kung saan ako nanggaling, napunta, ganun. Ngayon, the more I get older, mas ini-enjoy ko yung surroundings but just with my own silence inside, tapos yung naririnig ko na lang yung mga sound ng nature, kaya yun. Tsaka ayaw ko naman kayong bigyan ng hard time kasi pagkasama ko yung mga pets ko, natatakot akong baka mag-dive yung isa, baka mahulog yung isa sa kung anong pinupuntahan namin. Kaya kailangan ko talagang maging attentive. Kaya ganun din. Kamusta kayo kung saan man kayo naroroon? Ano na tayo? Over 60 na tayo. Ang next round natin ay 70 na guys. Thank you for supporting our community. Paunti-unting dumadami tayo. And I so you all guys are well appreciated. Thank you talaga. Kauwi lang namin. Sabi ko, wag munang habarin yung ano ko. Maiba naman. Kasi, hindi ako ano yung hair ko. So, sabi ko, hindi na magulo yung hair. Parang hindi ko na anuhin pa i-fix. Kung marap sa inyo, ayoko naman yung lulusyang, no, tayo. Kaya kamusta kayo kung saan man kayo naroroon? Sana okay lang kayo, no? At talagang welcome sa mga bago nating members, sa brothers, sisters, at mga loved ones kung susupport at nag-i-invite. Mag-invite rin kayo ng mga friends nyo, guys. Sana may kaunting inspirational naman itong mga ano natin, itong topic na mga sinishare ko sa inyo. Today parang malungkot kami sa lugar namin kasi namatay yung ano namin dito. Yung head of our city, Ticino.
nag-jogging siya. He was preparing for a marathon events in New York. Natagpuan siya, medyo nagkaroon siya ng heart attack during his training session along the river. Medyo huli nang natagpuan, kaya hindi gaanong naagapan. Agapan ba yun? Kaya nag-running out of oxygen siya. Kaya yung mga organs niya, kahapon lang nangyari, tapos namatay na siya ngayon. Napaka-sad kasi mahal namin yun siya. Talagang napakagandang ano yun. Napakagandang tao. Napaka-ano ng... He's a loved politician in Ticino. So, sad din yung anak ko kasi kilala niya. Yeah, it's very sad. He represented Ticino very well in politics. Hi, naiwan dito itong mga ito. Umuwi na rin ako kasi may ano na naman, may event na naman yung anak ko. Kaya kailangan kong bumalik. Yeah, I traveled and come back. Teddy! Basta! Ipacho ka de relenyo! Vieni qua! Teddy! Ito talaga si Teddy na ito. Ay, nako. Nilchi ni Suno! Kamusta ma kayo kung saan kayo naruroon? Guys, nako Diyos ko! Medyo maano na si Madang. Si Manang. Medyo rarely na lang na ano ko kayo. Sorry talaga kasi this lately talagang medyo busy sa mga ano ko. Kung ano mang ginagawa ko sa mga aktibidades. No, I'm sorry. Ano ba ito? Inaayos ko kasi yung stative. Nasa ibaba. Hindi ko na ibalik. Maghanap tayo ng magandang angle dito. Ayan. Sana ganyan na. Yung hindi masyadong mababa, hindi masyadong mataas, di ba? Ayan guys, yun lang. So, kung saan man kayo naruroon, sana okay kayong lahat. Ano? Okay naman dito. Talagang nagkaroon kami ng... Kung naririnig nyo sa ibang lugar, nagkaroon talaga ng mga apoy na some parts of Europe. Tapos may mga ano rin, baha na tinatawag. Nagkaroon din ng ganyan. Kaya ayun, yung ano palagi ang inaano nga, yung climate change lahat. Tsaka yung mga nakikita natin, syempre, no? Yung mga magagandang tingnan sa pictures na mga lugar. Tapos pag i-research mo, maraming mga issues, sa environmental issues, yung mga napakalinis tingnan na ano, pero behind the scene, talaga naman hindi nakakaengganyo na puntahan ang lugar kasi through tourists, naging madumi. Kasi humanity talaga ang sumisira mismo sa mga naibigay sa ating kalikasan na when it comes to money, tanggap sila ng tanggap pero they don't hindi sila nila ginagawa ng paraan kung paano i-maintain ang magandang kalikasan, ang magandang ipinagkaloob sa atin ni God, no? Very sad talaga. Kaya each of us talaga, guys, we need to contribute, no? Minsan, kala natin wala tayong na i-contribute. Pero pag may maganda tayong ano sa nature, kahit saan man tayo, kailangan nating mag-isip bago tayo magtapo ng kung ano, no, na hindi na-digest ng nature itself, no. Kung ano man 'yan, kung halimbawa yung mga ano ng prutas,
okay lang yan, i-ano mo sa mga bush places, yung mga hindi naka ano sa daan, okay lang yan kasi yan na ano yan eh, nag natutunaw sa nature, no? Pero yung mga plastic, guys, yung mga foil, yung mga ano, mag-ingat talaga tayo kasi napupunta talaga lahat, karamihan, ang dami sa dagat talaga, nalululo ng mga species doon, ng mga turtles, ng mga lahat, nag-harm, it brings them harm. Yun ang mga kinakain nila, yung mga na-dispose na ano sa dagat, no? Merong mga illegal na dinidispose sa Kailugan, sa kadagatan. Please naman, huwag ninyong gawin yan. Kailangan talagang ilagay sa proper place. Let's work together for the what's best for the nature and for us. Kasi yung mga kinakain natin, yung mga nakikita natin sa kapaligiran natin, kailangan nating ingatan yan, no, yung mga kalikasan, na hindi natin dumihan ng ano yung karagatan, yung mga nature na ipinagkaloob sa atin ni God, no? Kung each of us may ganyan tayong pag-iisip, hindi magiging ano danger ang nature sa mga species kagaya ng mga isda, ng mga ibon, ng mga ano, no? Ingatan natin sila. Kasi pag nawala na yung mga yan, tayo ang kawawa, yung future generation. Habang may kaya pa tayong i-save, gawin natin. Talagang we need each other to make these things happen, no? Na hindi na maging ganong kapolluted ang ano natin. Pero yung hindi na natin isipin na yung iba ganun din ang ginagawa. Hindi basta tayo sa sarili natin. Ganun ang ano natin sa isipan natin. Ilagay natin sa isipan natin na every little small things na good ang gigawin natin sa kapaligiran natin, good sa ating lahat, no? Hindi lang yung sila rin ganun, ganito. Hindi, basta tayo sa sarili natin, ganun tayo. Kung tayo mag-isip ng ganyan, no? We can save this world, can be a better place still. Kasi may mga ano nang marami nang naaano talaga, yung karagatan na napakadumi, yung karagatan na kung saan-saan ang gagaling ang basura. Huwag na nating dagdagan, no? Yung tayong alam na natin na may pwede rin naman tayong magawa sa kapaligiran natin, halimbawa, no, gawin na natin. Huwag na tayong mag-ano yung o yung iba rin gumagawa. Pero pag tayo, ang bawat isa sa atin ay may ganun na anong ibig sabihin, yung compassion sa nature natin, no? Gawin na natin yan. Kasi sayang talaga, napakaganda ng mundo, isisirain natin. No? Yung buhay natin, hiram lang. Isituit naman natin na one day na iwanan natin, maiwanan ang iwanan, ano nga tawag dyan? One day na kunin na tayo ni God na may matitira pa rin na magandang kalikasan sa mga generasyon na maiwanan natin. I'm talking from the heart talaga, guys. Sana maging ganun tayo, na maraming sayang, nasasayang na magagandang tanawin, magagandang ibon, isda, marami nang nasisira dahil lang sa may mga tao dyan na ang
kinikita lang ang iniisip nila, hindi nila iniisip yung kabutihan para sa lahat. Sayang na sayang talaga, guys. Kaya ako, hindi ko talaga, dislike ko talaga ang mga taong inaabuso ang kapaligiran at umaano talaga yung adrenaline ko pag nakita ko yung taong may tinatapo na hindi na ano ng kapaligiran, gaya ng mga ano ng cigarettes, yung mga bags na yan. It takes forever bago yan maano ng nature. Kasi yung filter na yan, no, na may parang plastic na ano, napaka dangerous sa nature kasi nakakain ng mga hayop, napupunta sa katubigan. So, kaya sayang talaga kung ang bawat isa sa atin, no, mag-contribute ng kung anong pwede sa abot ng makakaya, gagawin natin na o turuan natin sa mismong pamamahay natin ang mga anak natin na hindi magtapo ng kung ganyan, ganun-ganun lang. No? Kaya ganun, guys. Kasi napakasayang, napakaganda ng mundong ito kung pinapahalagahan natin, no? Ng... Kasi... karamihan sa atin, no, naniniwala naman kay God, no, pero parang yung pagmamahal na binibigkas lang na mahal mo pero hindi mo ginagawa, no, hindi dapat ganun, eh, di ba? Maging dapat unang-una kay God, maging loyal tayo, and that's being loyal is to do what is good, may makatingin man o walang nakatingin, ang sarili natin na ang mag-ano ng paraan kung paano tayo dapat mamuhay ng mas lumigaya tayo at ang iba. Naingatan natin ang mga kung anumang naibigay sa atin na pinagkaloob sa atin ni God. Hindi natin ganun-ganunin lang yung itatapon dito, ang ano itatapon dito. Kasi nga, minsan nag-advertise sila, no, sa TV. Gusto-gusto ko yung mga taong they are, ano, yung nagsisikap, sumisikap na magkaroon sila ng sarili nilang negosyo. No? Pero yung gusto ko rin anuhin, hindi lang yung kung anong magiging income nila, okay, they provide work to people, no? Yung nakakatulong sila doon sa mga pamilyang iyon, no? Dahil nabigyan nga ng trabaho. Pero yung ibig kong sabihin, kung ano sana mga binibinta rin nila, situit din nila na halimbawa, nagbibinta sila ng yung may mga balot, may mga straw. Alam niyo, guys, may ano na ngayon, may straw na ngayon na nakita ko na eco-friendly, yung bamboo, it made of bamboo. And you can wash it over and over again, you can still use it, you know, yung hindi lang na plastic na bibilihan mo yung pagkain na yun, tapos itatapon lang ng ganun, no, sa basurahan. Dapat, they see to it sana na itong may mga business establishment, yung may mga business ng mga fast food, ng mga ano, sana situit din nila na maanong i-recycle yung mga materials na ginagamit nila, no? Kaya dyan ako hanga sa mga native foods natin sa Pilipinas, yung mga nakikita ako, no? Yung mga ginagamit nila, yung dahon ng saging, o ano ng kawayan. Pero yung hindi rin natin ikakalat, syempre, para maganda rin tingnan ang environment. Kasi yan, maganda rin yung i-recycle, palimbawa, nasusunog pag natuyo na. Yung mga stick naman, halimbawa, ng mga barbecue stick, ganyan. Yung dapat hindi rin maging danger sa kapaligiran kasi, ano nga, no, pointed,
delikado rin, no, pag na may sandal doon na paa o ano, may masasaktan. Pero yun ang gusto ko, na maganda yung kasing made of plastic, no, made of wood. So yun, sana pag inaano rin nila yung, halimbawa, yung mga bamboos na ano na ginagamit, tapos i-replace din nila, no, pag may pinuputol silang ano, dapat situit din na hindi lang sila putol ng putol, pala kagaya ng mga nag-ano ng mga charcoal, nagpo-produce yung gumagawa ng ganyan, putol lang sila ng putol ng kahoy. Dahil yun ang ano nila, eh, kinabubuhay nila, no? Hindi lang dapat naputol sila ng putol, situit din nila that they're able to replace it also, no? Na kahit saan magtanim ng kahoy, ganun sana, no? Para hindi, kasi yung mga landslide, yung mga flood, dyan ang gagaling, eh, kasi wala na tayong, may mga lugar na wala ng kahoy, kasi inaano nila, they cut the wood, the trees, at hindi nila ni-replace ng bagong trees, di ba? Dapat ganun, no? Kahit saan kapaligiran, sana pwedeng magtanim. Yun ang ibig kong sabihin, no, na kung may mga nagbi-business ng ano, okay yung kumagkita sa magandang paraan, pero kumita sa magandang paraan, pero situit naman sana na yung ginagamit na mga materials sa pagbalot, sa kung anong pag i-dispose na, yung hindi masyadong mapahamak yung environment natin, no? Ganon ang ibig kong sabihin. Na hindi lang yung kung magkanong tubo, kung magkanong ano, kung hindi lang yung ano ang ibig sabihin, yung profit ang isipin, kundi yung profit ng lahat, yung environment, na i-maintain na magandang environment, na kahit na kain na ng tao yung nabili nila, na hindi naman na i-trash na lang nila at mahirap i-recycle, no? Dapat ano rin yun, may way din silang i-promote din nila yung bawat businesses, i-promote din nila na yung mga tao sundin din ang regulation na i-dispose yung mga basura sa tamang lugar, galon, no? Yung hindi lang dispose ng dispose, at kahit mapunta sa katubigan, sa kapaligiran, okay lang, basta nagkaroon na sila ng kita, di ba? Sayang yung kapaligiran. Kumikita ka nga naman, tapos in the other side, nag-harm ka rin ng environment ng kapaligiran, no? Dapat tayo mag-isip din ng ano, yung mga plastic-plastic na yan, napaka ano nga, eh. Pero pag maganda naman ang recycle, ano, yung sistema ng recycling, ano nila, maganda naman yun, kasi kahit dito gumagamit din kami ng plastic, pero nagre-recycle kami, no? Ganon. Nakalagay yung ano, pero may mga pasaway pa rin, syempre, no? Kasi dito marami din kaming iba-ibang lahi, iba-ibang mentalidad, iba-ibang ano, no? Kaya yan ang gusto kong sabihin, ang edukasyon when it comes to ourselves or our children or our kagaya ng mga environmental issues, ganyan, no? It must start at home. Sa bahay dapat manggaling ang edukasyon, at hindi lang iasa lahat sa school, no? Kasi sa school hindi naman nila ini-explain yung lahat-lahat talaga. Ang edukasyon na ano, galing talaga yung most effective sa tingin ko sa bahay talaga. Pag ang edukasyon ng mga bata, ng kabataan ay nanggaling sa bahay mismo, kahit i-release mo na sila sa school, hindi na sila ganung-ganung na-influensya. Kasi pinag-usapan yun sa bahay, ganun, no? Pero pag
parang na run out of time tayo sa mga anak natin na hindi na natin sila na-eduka, eh sad na yun, no? Kasi ang education dapat ang pinaka anong effective na education, it starts from home. Ganon sa mga parents, sa mga nakakatandang kapatid, diba? Sa mga nakakatandang ano, mga relatives natin na may naibawating na maganda sa atin, di ba? Ganun sana yun eh. At ang ano ko guys, kung saan man kayo naroroon, inspire nyo sarili nyo na kung sad tayo minsan, kung medyo may kadiliman ang day natin, may ano yan, may light na bright na nag-ano sa atin, naghihintay, ha? Okay? Mag-inspire lang natin sarili natin na hindi everyday ay sadness, kundi ano talaga, we should think positive na na-balance natin ang ano, na pag minsan sad tayo, mayroon ding kaligayahan, di ba? Pag ang problema sinosolve yan at hindi inaano na ma-out of control kayo. Okay? Mag-ano lang talaga tayo, praying. Pag happy tayo, pray din. Then we should pray also. Pagpasalamatan natin ang kung may kapal. Pag sad din tayo, andyan siya, maghingi rin tayo ng gabay, ganon, di ba? Mahal tayo ni God, guys. At swerte natin, may mga choices tayo. So, make it a good life. So, choice good decisions. Make good decisions, guys. Pairalin ang pagmamahal, ang maging mabuting tao. Even then, nagkakamali rin tayo, tumataktog rin tayo minsan. Pero pag ang pinapairal talaga natin ay yung kabutihan sa buhay, hindi lang tayo ang magiging masaya, kundi yung mga nakapaligid sa atin. Diba guys? Ganun yun eh, diba? At huwag pabayaan ang katawan, ang sarili. Okay? Ang sinasabi ko, yung moderate lang ang lahat. Kasi what too much is never good. Kahit ano man yan. When it comes to pagkain o kung ano man yan. Basta moderate lang at kaya nating dalhin. Okay na okay yan. Hindi yung bawal ito, bawal doon. Basta moderate lang. Pero huwag samahan ng bad habits. Yung sigarilyo, yung alcohol, okay lang yan yung alcohol. Pero yung sigarilyo rin ako guys, mangangamoy ka pa, tapos maraming organs na ano, maaapektuhan, no? Kahit din sa ano, kahit sa alcohol. Okay lang rin ang alcohol, pero moderate lang ang lahat. Huwag nating kalimutan na pag kung ano ang sobra-sobra, kahit yung kanin nga, sobra-sobra. Sarap naman talaga kasi ng kanin, kasi kamay rin pag nagkamay, tapos masarap ang ulam. Ako kahit kamay at may ano yung ano lang yung ano nga yung sweet potato leaves sa Pilipinas, yung pinamay saw-saw-saw-saw ganun. Tapos kamay lang. Ay, naku, Diyos ko! Tapos yung small fish, yung dried na fish dillies. Oh, my goodness. Sold na sold pag yan ang ipaulam mo sa akin. Naku, gustong-gusto ko yan. No, sarap. Lalo na pag may kasama kang kumakain. No, ay, naku, Diyos ko. Sold na ako. Basta yan. Ay, naku, Diyos ko. Hindi ako talaga sa mga vegetables. Napakahilig ko sa vegetables. Mahilig rin ako magtanim-tanim. Vegetables, bulaklak, but most of all, yung veggies. Yan talaga gusto ko. Talaga, guys. Ay, naku, Diyos ko. Sana kung sama kayo naroroon, mga pamilya nyo, mahal nyo sa buhay, lahat-lahat, sana mga okay sila, at i-comfort din natin sila pag medyo sad sila, sasabihin din natin from deep from our heart na everything will be okay.
no? Kasi doesn't help pag nagiging frustrated tayo sa mga bagay-bagay. Walang magandang hantungan. Hindi dapat maging focus tayo, maging to find the solution, at hindi yung magiging disparate tayo, na we should trust God. Everything will be fine. Everything will be okay. Kung ano na talaga, yun na ang kinahantungan na nagiging sad tayo, yun na yun. Pero yung mag-create pa tayo ng more than that, na dagdagan pa natin ang mga natural na disaster o crisis na nangyayari, dagdagan pa natin intentionally, hindi na yun worth it. Our life is not for that. Hindi tayo namubuhay para isakripisyo natin ang sarili natin sa mga bagay na pwede rin naman nating iwasan, di ba? Pag nagmahal tayo, respetuhin natin. Love is respect, guys. Love is dignity. Love is loyalty. Yan ang palagi kong sinasabi. Love is integrity. Love is loyal. Love is love. Love is life, guys. Gift from God. We are so blessed. Huwag niyong ikahiya ang feelings niyo. Pero don't ever run after someone because of love. Yung kayo'y pinapahirapan, tapos kayo'y tatakbo pa kayo sa taong yun, hindi naman kayo pinapahalagahan, di ba? Ang love kailangan mutual, guys. Ang love, wala yung plastikan, walang ano ngang ibig sabihin nito, pakipot o ano, kung feel mo ang mutual ang feelings nyo, enjoy that love, for God's sake. This love is so short. Express yourself to that person. That person, hindi dapat na mahal natin sila ay magti-take advantage sila sa atin o vice versa. Hindi yun, ha guys? So, ganito lang talaga ang vlog kong ito, nating ito. You know, jump to one topic to another, you know, like normal life natin, di ba guys? And just like, hindi ko pinipilit sa inyo yung opinion ko, guys. But if you can pick something useful, please do that. At kung medyo hindi nyo maintindihan kasi yung salita ko kung ano, i-correction nyo na lang, guys. Trusted ko naman kayo when it comes to that. Pero I'm talking from from the bottom of my heart, na sana, guys, gusto ko na okay kayo, maligaya kayo. We should do the right thing even though nobody is watching us. Okay? Kasi ang buhay mas maganda. Mga feels wish you can vlog community. Maganda ang buhay kung ang intention natin ay mabuti sa sarili natin at sa iba. Mas magaan mamuhay ng ganyan. Mas nakakagaan ang puso. At pag may nagmamahal sa atin, guys, mahalin din natin. Huwag nating tingnan sila dahil mahal natin, mahal tayo nila, itinitingnan natin sila like weak. No. May lakas silang magmahal sa inyo, kaya hindi sila weak. Pag may lakas tayo magmahal ng tao, we are strong. Weak ang hindi marunong magmahal. Okay? Huwag nating take advantage ang kabutihan ng tao. Ang kabutihan natin sa iba, hindi tayo dapat magpagamit na anuhin lang tayo, lalapastanganin o ganun-ganunin lang tayo. We should not tolerate that. But pag minsan hindi tayo, we are not in the best mood o ano, at minsan nagiging takdong tayo,
pasorry tayo, pero hindi natin gawin na parang routine na natin yung mag-init ulo at ipabuntun sa iba, ibigay sa iba yung ano natin. We should appreciate somebody that comfort us. Okay? Na kung minamahal tayo ng tao, guys, mga love ko, balikan na natin ang pagmamahal yan. Yung hindi tayo mag-take advantage dahil mabait sila. Dahil ang taong mabait, once, hindi yan bibitaw ka agad dahil sila mabait. Pero once na mag-know na yan, that's when you regret will come late. Sasabihin ko sa inyo na ang love is respeto. Ang love ay kayamanan natin yan. Treasure natin yan, guys. We should not take advantage of anything when it comes to love. Kasi hindi na love yan eh, pag nagtitake advantage tayo. Wrong ano na yan eh. Attitude na yan, bad attitude na. Kaya kung sino nagmamahal sa atin, respetuhin natin. Na huwag nating lukuhin ang taong nagmamahal sa atin. Pero ang pagmamahal, dapat ano rin yan, pantay, mutual. Kung hindi mo mahal ang tao, be correct enough to tell that person, we can just be friends or ganun. Huwag niyong gamitin yung pagmamahal ng tao to take advantage of that person. Babalik at babalik na malungkot sa inyo. Huwag tayo mag-agrabyado, guys. Okay? Maging lalo na yung mga babae man yan o lalaki, huwag tayong mag-agrabyado ng kapwa natin. Hindi naman lahat na nag-admire sa atin eh magugustuhan natin as a lover or a partner. Pero huwag tayong mag-take advantage. We should be able to tell them the truth. Diba? Hindi natin dapat mag-take advantage sa magandang intention ng tao sa atin. Okay? And vice versa. Hindi rin tayo dapat magpagamit sa taong minamahal natin at nilalapastangan lang tayo. Hindi. We should stand for our rights. Ganun. Okay? Hindi tayo magpakatanga na sinasabi. We are more than that. Yan ang isipin ninyo. Mas malakas kayo kaysa yung lulukuhin kayo o magluloko tayo. Hindi dapat gawin yan. Kaya hindi tayo nabubuhay para manloko o magpaloko. O masaktan o manakit. Hindi tayo sa mundo ito para maging ganyan tayo. Na kung mahal natin at naniniwala tayo kay God, do the right thing. Yung integridad, huwag nating kalimutan, guys. Mas maganda ang buhay pag tayo ay wala tayong konsensyang ano mabigat sa buhay. Na mag-ingat kayo kung kahit saan man kayo naroroon. Kumain kayo ng mabuti. Huwag kalimutang alagaan ang sarili. Na? At yung mga malayo sa pamilya. Maging excited kayo makita nyo sila ulit. At maging safe kayo. At yung mga minamahal nating nasa bahay, naghihintay ng grasya. Bigyan niyo rin ng inspirasyon ang nagsasakripisyo sa atin. Balikan niyo rin ng maganda at hindi lang palagi problema para ma-inspire naman sila. Kasi dahil kayo ay inspirasyon nila kaya sila naghihirap sa ibang bansa. Okay? Mag-ingat palagi at pairalin ang pagmamahal. At hindi yung kasalbahihan. Dahil ang kasalbahihan, guys, ang mga bisyo, bad habits,
may mas maganda pa diyang gawin, yung maging ano tayo, yung maging healthy tayo para ma-enjoy natin ang life. Kasi pag hindi tayo marunong mag-appreciate ng life, yan, dyan tayo napupunta sa mga masasamang gawain, sa mga hindi magandang gawain dahil hindi natin na-appreciate ang life. Pag marunong tayo mag-appreciate ng life, guys, mas maligaya si God sa atin at magkakaroon tayo ng more happiness, more blessings at magaan na buhay, kaligayahan. Okay? Dahil lahat naman may katapusan. Pero habang nang nabubuhay tayo, guys, mga mahal ko, situit natin na maging maligaya ang buhay. Yung hindi nagkakasiraan, maging maligaya tayo sa iba na umaasenso sa magandang paraan. Maging inspirasyon natin yung mga taong maganda ang hangarin sa buhay na umuunlad sa magandang paraan. Okay? Hindi tayo dapat mag-inggit o mag-ano. Kasi kung kaya nila, kaya din natin yan. Diba? O, magmahalan, magbigayan, mahalin natin yung mga, magmahalan, mahalin natin yung sarili natin, most of all, yung mga kapwa natin. Ganon din yung mga kapwa natin maging mabuti dapat sa atin. Hindi kasi yung bait tayo, magpapagamit na lang tayo, hindi naman ganon. No, guys? Kaya kung marunong tayong mag-appreciate kung anong merong binigay sa atin si God, rerespetuhin natin lahat ng bagay na binigay niya sa atin, ang buhay natin na kumaaliwalas. Alam nyo guys, ang simpleng buhay na walang simpleng buhay na nakakahinga ka, na wala kang iniisip na ano, simpleng magandang buhay na organized, guys, na simple, ay yung humble na life na maligaya. Wala ansat against sa people that love luxury, that they deserve it, no? Pero ako talaga, guys, I'm so happy with simple life. Yung wala ako na agrabyado, yung napupuntahan ko yung gusto ko napuntahan na nature, yung nakikita ko yung nature na maingiti, dahil I don't harm what's around me. Yun ang maganda. You know, guys, ang napakaganda ng nature na binigay sa atin ng God, kahit saan tayo mapunta, basta marunong lang tayo mag-alaga ng nature na yan. Naku, mas gaganda pa sa tingin natin lahat. At mas magaan sa buhay, nakaka-inspire talaga, guys. Kaya we should do the best sa life na ito, na pinahiram lang sa atin. Make the best out of this beautiful life. But guys, wag na nating dagdagan ang kung ano-ano pang hindi natin kailangan sa buhay natin, yung kasalbahihan, kung ano-ano pa. Pag may nagmamahal sa atin, mahalan din natin sila ng sagad. At never na yung taong nagmamahal ay yung lakas nila kaya pa sila minamahal kanila. Huwag tayong maghintay na mag-regret tayo pag tinalikuran na tayo ng taong nagmamahal sa atin ng tapat. Na? At maging honest tayo sa tao. Okay? Huwag tayong manloko. Hindi maganda yan. Okay, guys? I love you all. God bless us all. And soon, at thank you. Welcome sa mga bagong members. Mahal ko kayong lahat. Be inspired. Be happy. Lahat yan posible. Sa atin lang, it's all depend on us. Kaya yan. You are not alone. Eh? I love you all. Mag-ingat kayo palagi. Take good care of yourself. At pairalin ang pagmamahal, ang respeto. Okay? I love you all, guys. Love and peace. Bye-bye, guys. Till next. Ingat kayo. I love you all. God bless us all.